Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usap hindi umano sa mundo ng social media. Tigulantang nga si Zubiri at si Romualdez na ito sa linabas nga na ebidensya ni Zasruganda Sasot sa kanilang pagmumuka. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kahihiyan nga ang natanggap ng dalawang ito dahil talagang patuloy nga silang patuloy na nagbabatikos at naghahanap na ebidensya ng araw laban sa kanila. Ngayon nga ay talagang meron ngang linabas si Zasruganda Sasot na ebidensya na matindi laban sa kanila. Ngayon nga ay pahiya sila at natameme na lamang sila dahil meron palang hawak na ebidensya si Zasruganda Sasot. Dito natin makikita mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang garapal, kung sino nga ba ang korap sa bansang Pilipinas at kung sino nga ba talaga ang mga mastermind sa mga pulboron at sa mga Mary Jane na talagang kawawa naman ang bansang Pilipinas, lalo na ang mga kabataan. Sa kabilang banda mga kaibigan ay hindi nga maiwasan ng maraming netizen na mainis at madismaya nga kay President Bongbong Marcos at sigaw pa nila ay saan na ang kanyang pangako at sana naman matupad ito. Kahit kauntik ay maranasan naman ang bansang Pilipinas na umasenso at umunlad kahit papaano dahil ngayon nga raw ay hindi nila naiintindihan kung anong araw ang nangyayari sa bansang Pilipinas. May pag-asenso ba o talagang nawawalan na tayo ng budget dahil mga korap na opisyalis ay binubulsa lamang nila ang bilyong-bilyong pera, lalong-lalo na nung malaman nila ang maraming allowance pala ang mga tambaluslos na ito na talagang dismayado ang nagbabayad ng mga buwis sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang mga OFW. Well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Pag-usapan natin ngayon ang latest na pasabog ni Miss Zasruganda Sasot. Okay? Grabe. Nag-post siya ng liquidation with resibo ng US Congress up to the last centavo. Ito po, isa-isahin ko mamaya basta nasa kanyang website, website ba 'yon, yung kanyang page, Facebook page. Bago lang, 5 hours ago, na-post niya ito. Sabi niya, ganito po ang liquidation sa US Congress. Available po ito in public every quarter sa website mismo ng US Congress. Ang kanyang pinapatamaan dito, una, si Senator, ex-Senator Lacson, na nagsasabi na yun daw kang current resolution number 10 na inisponsoran niya noong 2011-2012 ay nag-uudyok sa Congress na mag-liquidate by resibo. Kailang? Hindi. Panluloko dahil certification lang. Tapos, ito, sampal kina Speaker Martin Romualdez, Senate President Miguel Zubiri. I don't know kung may mukha pa silang maiharap ngayon. Kung kaya ba nila, yung ito na yung panawagan ni Tatay Digong na magkaroon po tayo ng audit. COA. Kung ganito sana ang gagawin ng Senate and ng House of Representatives, resibo liquidated up to the last centavo. Okay, isa-isahin natin ha. May pitcha eh. Oh, ito. 4/04/23. April 4, 2023. Taxi ride share. Okay, papunta doon. $84.99. Hindi na nakuan kung kaninong congressman ito. Kailang bawat congressman or senador, meron silang ganito. And then, April 5, 2023, ganun din, taxi.
April 6, taxi. Ayun, ang mga amount is $75, $29.76. Next, airfare, commercial transport. So, magkano? This is April 13, 2023. This year lang, very recent. $602.40. Oh, medyo mahal-mahal dahil airplane. Next, lodging. April 4, lodging. April 6, lodging. Dalawang lodging. So, ang bayad is $149.23 yung isang lodging. Sa isang pizza, mas mahal. $454. Next, meals. Ilang meals ito? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meals. Pizza, April 2, April 3, April 4, April 4, April 7. So, magkano yung meals nila? $42.35. Then sa $38.06. $12.37. $49.68. $4.65. With resibo ito ah. Grabe. Ano ba? Car rental. Magkano ang car rental? April 7. Car rental is $305.94. Grabe. And then gasoline. Gasoline. Dalawang gasoline. April 6 and April 7. $40.62 and $15.30. So, grabe, itemize. Hanggang sa so every quarter. So, anong quarter ito? Second quarter. Paano na-download ni SAS? Kasi available sa website. Iganon mo lang, marunong mag-research. Kaya, nag-post siya ng ganito. So, tanong, sino kaya ang unang senador o unang congressman na magpakita ng kanyang itemized expenses with resibo kagaya nitong ginagawa ng US Congress? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Meron bang senador o congressman na ganito ang gagawin? Palagi ko hindi. Wala. Bakit? Kasi nandiyan na. May kultura na. May sistema na. Bakit ka pa magpapakahirap na mag-submit ng list of itemized expenses with resibo na pwede naman certification lang? Andali. Certify mo lang. Pirmahan mo. Yun na yun. Walang resibo. So, sana may magsimula dito sa Pilipinas. Sana may magiting na senador o congressman na manawagan na ipawalang bisa na ang concurrent resolution number 10. Kung gagawin ito ni Speaker Martin Romualdez, wow, papalakpak pa ko. Magbabago na ang tingin ko sa kanya kung siya ang mag-take the initiative na ipawalang bisa ang concurrent resolution number 10 para ma-stop ang legalized corruption. At simulan nila yung ganito, yung kung anong ginagawa ng US Congress, sana gawin din nila. Alam nyo po, ito nung una kong punta sa US nung 2005 and 2006, nag-schooling ako doon ng 9 months. Every weekend, may trip kami, yung klase namin, counter-terrorism course. Ako ang representative ng Philippine Army. Other countries din, Asian countries, African countries, European countries. Nagsama-sama kami doon. May tour kami every weekend. Kung minsan, mag-bus lang kami kung malalapit. Napapansin namin, mga kalsada nila ang gaganda.
Yung mga classmate ko na taga Asia, Bangladesh, Sri Lanka, napapansin namin na, wow, the roads are very well paved, concreted. Ang contest namin noon sa aking mga classmate na taga Asian countries, paunahan kami makakita ng butas na kalsada or sira-sirang kalsada. Yan, habang nagabiyahe kami dyan, nakatingin kami. Ako, ni minsan, ilang beses na ako, 3 beses na akong nagpunta sa US. Ano, 4 beses na pala. 2 beses sa Washington, D.C. Then, 2 beses sa Bremerton, Washington State. Wala po akong nakitang sira-sirang kalsada. Yung highways nila, of course, siguro kung mga feeder roads, yung mga nasa liblib na, baka meron. Kaya lang yung mga highways, yung nasa counties, yung mga sentro, ang gaganda ng kalsada. Kaya, mataas po ang taxes doon, automatic. Kaya lang isip-isip ko, di baling magbayad ako mataas ng buwis basta ganito ang serbisyo. Talagang nakakaingit ang serbisyo ng gobyerno nila sa US. Napapakinabangan ng taong bayan. Eh, atin dito. Kumusta yung mga buwis natin? Napapakinabangan ba natin ng todo-todo? Or mas nauunang nakikinabang ang mga public servants na nakabarong, naka-Amerikana, nandyan sa palasyo, nandyan sa mga aircon na opisina ng Senado at batasang pambansa, na billion-billion ang kanilang extraordinary expenses na hindi na ina-audit ng COA, excuse me, kundi certification. Excuse me. Certification na lang. By the way, kumakain pala ako ng lansunis. Oh. Bunga ito ng aming lansunis. Longkong. Ang tamis. Kain po tayo. So, salamat po, Miss Sas Sasot, sa inyong mga research, pagbubulgar, at ako naman, isip vlogger, tumutulong ako sa pag-expound para the more citizenry na ma-inform na ganito ang nangyari sa ating bansa, the more tayo mag-ingay, the more tayo kakalampag, at sana magising itong nasa gobyerno natin ngayon. Huwag na nilang pahirapan ang taong bayan. Sa totoo lang, hindi po mahirap ang Pilipinas. Mayaman na bansa tayo. We are a rich country with poor people. Anong dahilan? Mayaman tayo, kaya lang maraming pobre. Because of our politicians. Bulsa muna, bago sarili. Yon ang problema. Kaya sayang, nabudol-budol po tayo. Hintayin natin ang Inday Sara Duterte na uupo sa palasyo. To me, yan ang pag-asa natin ng bayan babangon muli. Kailang ito, more than 1 year na siya sa office, yung mga pagsasalita niya, para sa akin lang ito, opinion ko lang, kulang siya ng sinseridad sa mga sinasabi niya. Mahilig siya na magsabi na maganda yung dating pampapogi, but in reality, wala, kulang. Bakit ko nasabi ito? Yung sona niya, nakakainis. Sabi niya, kaya nating pababain ang presyo ng bigas, karne, gulay, isda, pagkain, dahil sa kadiwa. O, tingnan mo, after ng kanyang sona, anong bababa ang presyo? Lalong tumaas. Hanggang ngayon, tumataas. Yung kanyang banta, again, sa sona, smugglers in orders, your days are numbered. Anong bilang ng araw hanggang 2028 pala? Ang ibig niyang sabihin sa your days are numbered. Kasi hanggang ngayon,
wala pang klarong aksyon ang gobyerno sa paglaban sa mga smugglers and hoarders ng agricultural products, na yan po ang sanhi bakit tumataas ang bilihin sa atin agricultural products. Grabe ang hoarding, grabe ang smuggling. Kaya, I'm sorry, wala na kong tiwala yung sabi niya na mababayaran, they will be paid soon. Yam-yam ka dihang, presidente ka dihang, bodol-bodol ka. Nakakainis. Successful visit, yes. Successful na naggastos po kayo ng kwarta ng taong bayan na wala namang katuturan. Oh, yung ang sabi pa niya, oh, press release ng Malacanang, may $4.26 billion daw na investments. Construction, human resource, services, gano'n. Eh, ang tagal niya nang nagbibiyahe. Kakaunti pa naman ang natuloy na investment. Puros pledges lang. Eh, paano pa tayo maniwala niyan? Kaya itong gobyernong ito, mahilig lang sa press release. Eh. Papogi. Ano pa? So, yun na, mababayaran daw. Sana magkatotoo. Kasi, I can sympathize sa mga 10,000 Filipino workers nga unpaid. Ang laking tulong ito kung matuloy. But ako, wala na. Alam mo, yung mga ganyang ano, Saudi, mahilig yan, mag-promise-promise. Eh wala eh, mayaman sila, tayo. Kayang-kaya lang na gano'n, okay, we will pay you soon. But 2015 pa yan na, ilang years na, 8 years na, hanggang ngayon di pa nababayaran. Huwag niyong ipagmayabang, Mr. President, na kompleto, sabihin niyo sanang totoo. Kailang yung sagot kasi niya, it will be paid soon. I cannot discuss the details. Bahala na ang Saudi side. Ibig sabihin, wala'y klaro. Mas mabuti pa yung sabihin sana niya, I'm sorry, as of now, wala pang klaro, inaayos pa, ganito pa ang problema. Yung makatotohanan sana nga pahayag. Yun ang, kung ako yung worker, mas gusto ko yung kahit walang sigurado, basta totoo. Kaysa yung sasabihin niya nga it will be paid soon. Kailan po, Mr. President? Mabuti po sa inyo, ang laki ng budget niyo sa Office of the President. Eh yung worker na Pilipino, pinagpagura niya yun. Tapos pangakuan niyo na mababayaran soon. Eh sa sunod, sumagot kayo ng tama, hindi yung papugi. O isa pa, yung deployment ban ng mga Filipino workers sa Kuwait. Kasi nagkaroon ng sigalot relasyon ng Philippines and Kuwait. Kaya hindi na pwedeng ma-deploy ang ating mga workers. O, inaayos na daw. Sabi ng presidente, na-meet niya ang Crown Prince ng Kuwait. Nag-apologize daw yung Crown Prince. Totoo ba na si PBBM lang ang nagsabi na nag-apologize eh. Dahil daw sa pag-apologize, eh yun na, maayos na ang relasyon at tuloy na naman ang deployment ng mga Filipino workers sa Kuwait. Totoo ba na nag-apologize yung Crown Prince? I don't think so. Kaya nga, sabi ko sa inyo, talaga nawalan ako ng gana sa presidenting ito. Oh, isa pa. Ito, pang-apat na ito, na mga bolero. Pagka-bolero niya, kanang niloloko lang niya tayo. Just to make feel good or look good. Kagaya ng ginawa niya noon sa, kailan ba noon, last December, yung nagtaas ang presyo ng sibuyas, abot ng 720. Anong ginawa niya as DA Secretary? Nagpabili ng sibuyas, 530 pesos per kilogram, binili nila sa isang cooperative. Tapos, ibinenta ng 170 para lang
maipakita na maganda ang pamamalakad niya sa kanyang kadiwa na kaya niyang pababay ng presyo. Kaya lang yung perang ginamit, tayo po ang nalugi. Dahil pera natin yun eh. At dahil doon, ang ombudsman nag-imbestiga, sinuspend niya. Ang ombudsman nag-suspend ng 6 DA and kadiwa government officials dahil sa kalukuhang yun. Ganyan po, kamaro itong ating presidente. Oho, sabi niya, ang Maharlika Investment Fund na sinuspend dahil sa kapalpakan. Suspended na dito sa Pilipinas, ha? Dahil may nakitang kakulangan. Chinalenge na ng mga critics ng gobyerno sa Supreme Court. Tapos ipresent sa Saudi Arabia and other member ng Gulf Cooperation Council. Ay nako, mayabang. Interesado daw ang Saudi Arabia. Okay? Binanggit yung dalawang kumpanya sa Saudi. Yung Public Investment Sovereign Fund ng Saudi at saka Jada, isang investment company, interesado daw. Tapos, pagdating ng Pangulo, pinagmayabang na naman sa kanyang speech, pag-interview sa kanya na pati daw other members of the Gulf Cooperation Council, interesado din daw mag-invest sa Marlica. Nung tinanong, anong mga countries ang interesado? Hindi naman niya sinabi. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nambobola lang. Kasi kung totoo, sabi niya, oh, ang quiet, interesado. Nakausap ko ang Crown Prince at ganito ang sinabi niya. Ganon sana, bakit? Wala. Mga general statements lang ang sinasabi ng Pangulo nga. Ulitin ko, talagang nabudol-budol ako. Ha? Sayang ang suporta ko sa Pangulong ito na Mr. Budol-budol man, hindi na talaga maaasahan. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, na talagang hindi nga nakapalag ang mga tambaluslos na ito tungkol di umano sa tamba na ito. Dito natin mapapatunayan na talagang puro dakdak na lang ang ginagawa ng mga tambaluslos na ito at kala siguro nila ay walang maihaharap na ebidensya si Sasrugando Sasot. Ngayon nga ay meron palang itong hawak, kaya naman natatakot na sila at nangangamba sa katotohanan na malaman ng ating mga kababayan. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.